Okay, thank you. So, product and service warranties. Ano ba itong mga to? Ano ba yung warranty na? Ano lang to? Even kayo na, ano na to? Familiar kayo dito. Na? For example, sa bayan, bibili ka ng ano, di ba? Bibili ka ng cellphone or sa or mga kahit mga flash drive lang. So, ano yung normally yung mga tinatanong natin? Siyempre, di ba? Magkano? Magkano po to? And then, normally, ang next na question mo dyan, especially kung yung mga bibili mo ay mamahalin, tatanong ka, ilang ano po ito? Ilang, may warranty po ba ito? Ilang taon po or ilang buwan? So, yun. Yun yung warranty. Ano? So, somehow, na i-encounter mo na siya on a daily basis. Yeah. Pero hindi lahat may warranty. Ha? Particularly mga pagkain. Diba? Siyempre, walang warranty yan. So, normally, in general, ang mga may warranty ay yung mga high-value items, high-value product na magagamit mo na longer period. So, normally nga yung mga appliances, mga furnitures and fixtures. Ano? So, yun yung mga product na mayroong associated warranty. Okay. Clear tayo din? Okay. According to IFRS 15, revenue from contracts with customers. There are two types daw of warranties. Two types or two kinds. Una, yung warranties that provide assurance that the products will function as intended based on agreed upon specifications. So, medyo mahaba siya basahin. Pero, to give an example, ito yung common na alam natin na warranty. Diba? For example, bumili ka ng TV, and then sabihin ng seller that is may warranty yan for 1 year. So pag nasira yung ano mo, yung TV mo within 1 year na wala ka namang ginawa. I mean, hindi naman ikaw yung, di ba, yung kasing warranty, depende kasi yan sa pagkasira. Kaya may mga terms and conditions. Kasi kung nasira yan, kasi sinira mo, hindi siya qualified for warranty. So ganun. So itong number one, ito yung typical warranty na na-encounter natin. Okay? Then number two, warranties that provide service other than agreed upon specifications. So, to differentiate it lang, no? Itong one, yung alam natin. So, itong two, iba ito. Hindi ito yung alam natin, which is further discuss natin. So, ayun, ito na nga yung unang kind ng warranty. Provide assurance that the products will function as intended based on agreed upon specifications. So, kung ito yung warranty na, kung itong warranty na to, ayan, customer does not have the option to buy the warranty separately. Kasi nga, by default, yung mga product na binibili natin, may warranty period yan. It could be 1 year, 2 years, 10 years. Default na. Meron talaga siyang, pag binili mo yung product, you are expecting a warranty within a specified period. Ayan, ang sabi dito, kung yung warranty na pinag-uusapan natin is yung default o yung alam natin, yung ganito, it should be accounted for in accordance with eto, IAS 37. Kaya under siya nitong chapter 1. Ito na yan, itong provisions, contingent liabilities and assets. So ito yung nadidiscuss sa chapter 1 ng book natin. So another thing, warranty expense na nare-recognize dito is based on associating cost and effect. So if you can recall yung topic natin sa accounting, no? Cost and effect, parang ano lang din yan. No? Another example is yung kung may sales, most likely mayroong sales commission. So kung may sales, mayroong cost of goods sold. Mga ganun, no? Cost and effect. Okay, may nagtatanong? Wala. Okay. Okay, ito naman yung pangalawang kind ng warranty. Provide warranties that provide service other than agreed upon specifications. So dito, as opposed to the first kind, customer has the option to buy the warranty separately. Ibig sabihin dito, yung ganitong klase ng mga product is pag bumili si consumer or si customer, walang warranty siya. Ano, ibig sabihin, walang sasabihin sa'yo ng seller,
Wala pong warranty yan ha. Pero kung gusto mo po, pwede ka pong bumili ng warranty. Diba? So, kailan yung situation na naka-encounter ka ng gano'n? For example, bibili ka ng rep, sasabihin sa'yo ng ano, ng seller or ng promodizer, wala pong warranty yan ha. Pero kung gusto mo po, pwede ka pong bumili. Ayan. Nakaka-relate guys. May na-encounter na ba kayang ganito? Wala pa po. Wala pa, sir. Okay, so ito, may issue share ako. Ay magkasama. Yeah, yeah. But, kaya sabi natin kanina, yun yung default. May kasama na talagang warranty. Ito lang, baka lang ma-misinterpret nyo. For example, di ba, bibili ka ng sasakyan or ng kotse or motor, di ba? Kapag, ano, pagkabili mo nun, normally, may kasunod dyan, yung bibentahan ka ng insurance. Sino nakaka-relate? Okay, walang nakaka-relate. Okay, so yung mga ganun kasi, di ba, bibentahan ka na ng insurance ng sasakyan. Pero yun guys, hindi yan, yun, hindi yun warranty. Ibang ano yun, ibang ano yun, ibang issue yun, ibang concern yun. Kasi yung insurance, hindi naman na siya related sa ano yun. Hindi siya related dun sa product. For example, sasakyan. Diba? Hindi naman siya related. Kumbaga, that is, binibentahan ka ng insurance kasi in consequence ng driving is pwede ka ma-expose sa aksidente. Okay? So, iba yan. Yung mga ganun, baka lang kasi maisip nyo yun. So, hindi yun warranty. Yung mga insurance na ino-offer ng mga sellers sa mga bumibili ng sasakyan. Okay? Sige. Proceed tayo. Okay, so ito na nga yung pangalawang klase ng warranty na yung customer, meron siyang option na bilhin ng bukod. And then, warranty is a distinct service and is considered a performance obligation. So, kung ganun yung situation, ay di another ano nga siya, para siyang meron kang another sales doon sa ganung klaseng para ka nagbibenta ng another product. Pag ganun yung warranty na pinuprovide. And then sabi dito, if that is the case, transaction price for that sale must be allocated between the sales price of the product, yung main product na binibenta mo, without the warranty, and the performance obligation for the warranty. So, ganun. Ano? So, dito, kung ganito yung warranty na ino-offer, so yung, ano mo, yung revenue mo, hindi yung instant revenue, ano? Liability muna yun. Siyempre, kasi magiging revenue mo lang siya based sa mga pinag-aralan natin kung nakapag-render ka na ng service. So, ganun siya. So, kapag ganito yung situation, yung binibenta nilang warranty is unearned revenue muna yun. Okay. Do you follow, guys? Yes, sir. Anyway, theoretical lang naman itong sinasabi natin. Ano? Theoretical lang ito. Pag-churi naman kasi, tapos hindi mo alam pa, bago lang sa'yo. The only thing that you have to do is to accept it. No? Kapag naintindihan mo na siya, tsaka ka pala mag-iisip ng mga thoughts. Pero for now, since yan yun lang siya naririnig, and tanggap na ng tanggap. Okay? So, konting churi dito. There are factors provided by IFRS 15 that the warranty provides assurance that the product complies with agreed upon specifications. So, theoretical na lang to. Ayan. Basahin nyo na lang yan. Pero, ano naman yan? Wala namang complicated yan. Ayan. So, i-apply natin ngayon yung churi through illustration of problems. Bale, may dalawang problem tayo na i-discuss dito. First problem to discuss is for the first kind of warranty. Ito yung warranty na nagpo-provide ng assurance na yung product will function as intended based on agreed upon specifications. Ayan, so ito rin yung nasa book nyo. So, we have a company here that sells DVD and VCD. Mayroon dalawang taong warranty. So, the company estimates warranty cost as a percentage of peso sales. So, nakadepende yung warranty niya. Ang basis niya ay percentage of peso sales as follows.
So yan, first year of warranty, 3%. Second year of warranty, 8%. So anong ibig sabihin itong mga to? So ang sinasabi nila dito is, ito yung ano no, ito yung based sa experience nila, sa unang taon na binenta yung ano, sa unang taon na nabenta yung, pag nagbenta ka ng product, for example, year 2020, so 3% ang nai-incur nila. Gets ba? Ibig sabihin, sa halagang 100,000 na nung peso, 100,000 peso sales nung product na binenta nila, 3% nun, yun yung nai-incur nila for the warranty. And then, pagdating naman ng next year, 8% naman ang nai-incur nila na related dun sa binenta nila ng first year. Guys, nakakasunod. So, ganun ano. Halimbawa, 2020 ngayon, nagbenta ako ng 100,000. So, 3% lang dun ang magagastos ko for the warranty for this year. And then for next year, 2021, 8% naman nung sales ko ngayong 2020 ang mai-incur ko. Kasi nga, 2-year yung ano eh. 2-year yung warranty period. So, ibig sabihin, yung warranty niya is 11% talaga. It's just for the first year, 3% lang yung nai-incur. And then, yung another 8% nai-incur nila on the second year after the sales. Ayan, ano? So, ganun yung kwento nun. So, ito yung data natin, 2019-2020. May peso sales na 2.5 ng 2019, peso sales na 4.750 ng 2020. And then, eto, meron daw actual warranty repairs na 53,000 ng 2019 at saka 184,500 ng 2020. So, right now, compute natin. 53,000 divided by 2.5. Ayan, kung titingnan natin, kaya lang din ito nakikita. Kung i-divide nyo yan, guys, ang lalabas dito ay 2%. So, ibig sabihin, yung actual ngayong 2019 is 2% lang ang na-incur nila na actual warranty, hindi 3%. Eh, based sa data natin, 3% up. Pero ngayong 2019, 53,000 lang. So, yun yung kwento nun. Ano? From that, makakompare mo kaagad na yung estimated 3% ay hindi siya na-achieve. Which is ano naman yun? Normal yun. Kasi syempre yung mga sales transaction, hindi mo naman yan hindi mo yan mapipredict ilan talaga yung mabebenta, ilan talaga yung may masisira, di ba? Kasi depende rin sa paggamit. So yun yung kwento nun. Ano? Kaya proceed tayo sa solution. First step is to set up the estimated accrued liability. So accrued liability daw. Ang entry mo dyan, yung debit expense to credit liability. So yung pag-set up ng accrued liability, based sa topic natin dati, it normally happens at year end. Pero hindi laging ganun. Kaya nga normally. Ayan, so paano mo makukuha yung estimated accrued liability? Ito yung solution. Ayan. Remember 2.5? Yun yung sales ng 2019. Pero tingnan niyo yung ginamit nating percentage, 11. Kasi baka malito kayo or nagwa-wonder kayo. Akala ko ba 3% lang sa unang taon? Eh bakit 11? Kaya yung mga ganun. Ayan. So ang sagot dyan is 11% yung percentage. Kasi nga dito, ang kinocompute natin dito sa warranty expense for 2019 is based dito sa 2.5. Itong 2.5 daw na to is ang talagang since 2-year period siya, which is 11% daw according dito sa problem natin, 3 and 8. So 11 talaga yung total warranty expense niya. Guys, nagkakaintindihan ba tayo? Yes po. Opo, sir. Opo, sir. Opo, sir. Ayan na. So huwag kayong malilito na bakit 11, ba't hindi 3? Eh, kasi sabi sa problem, 3 lang. So ang kinukumpit natin dito is yung warranty expense for the 2.5. Eh yung 2.5 kasi, according sa problem, is dalawang taon ng warranty na. Kaya ang tamang pagsagot dyan is 11% siya times 2.5. Kaya lumalabas na yung warranty expense mo for the 2.5, which had been sold noong 2019 ay
meron siyang 275,000 na warranty expense. So ang entry mo dyan, ito, expense liability, 275. So for 2020, ganun din. So ito namang 2020, nakabenta ka, these are sales on 2020. Pero yung warranty, ano dyan, estimation, yun pa rin, 3 tsaka 8. Kaya, 11 pa rin, times 4.75 million, kaya meron ka ditong warranty expense of 522,500. Okay, so, di man masyadong komplikado yan. Ang nagpa-komplikado lang dyan ang konti is yung 11%. Okay, we proceed to the next slide. After mong ma-set up yung warranty, yung accrued liability mo, based sa estimates, ayan, given naman yung sa problem na mayroong actual warranty repairs na nangyari. Ayan. So, for 2019, 53,000. Okay, di entry mo lang siya. Di ba nakapag-set up na tayo ng liability? Eto. Ngayon, dahil meron tayong actual na repairs na nangyari, eh di bukas na yung liability mo. Kaya dinebit mo ito. Ngayon, syempre, yung anong-anong i-credit mo, depende. Normally, di ba, kung repairs yan, ibig sabihin yung mga employee mo ng mga yung mga trabahador ng company na sila yung assigned para mag-prepare ng mga product, eh di ba bayaran mo yun? So, ayan, cash. Normally cash. Ngayon, ba't may et cetera dito? Et cetera kasi, ano pa yung mga na-incur na expenses or ano ba yung mga na-incur na gamit habang nare-repair yung product? So, pwedeng meron dyang materials, pwedeng meron dyang labor, kaya et cetera lang. Ano. Since wala namang ano, wala namang mention dito kung ano yung nagastos, ang assumption, cash na lang yung ginamit. Okay? So, same goes with 2020. Ganun lang din. Okay, so, step one, set up mo yung estimated liability mo. Step two, record mo yung actual na expenses. And then, step three, siyempre, kung meron kang estimated at meron kang actual, meron ka dyang difference. You have to get the difference of the estimated and the actual. So, eto. May estimated tayong 275 for 2019. May actual repairs ng 53. So, lumalabas na at the end of 2019, meron ka pang liability, which is 222,000. Okay, come 2020. Siyempre, yung liability mo ng 2019, liability mo pa rin yun ng 2020. Diba? Kaya andito siya. And then, same procedure, 522,500 minus actual on 84,500. So, lumalabas, by 2020, ang liability ay 560. Ayan. So, paki-take note na lang guys, no? Kapag, since dalawang taon itong ating pinag-uusapan, yung unang taon madaling i-compute. Yung pangalawang taon, madali pa rin. Pero you have to include the ending balance of the liability of the first year. Diba? Basic rule ano lang yan. Basic rule lang yan. Kasi itong mga balance ng unang taon, diba? Yung mga ending balance, nagiging beginning yan ng next year. You follow? Guys? Yes. Okay, so let's proceed na. Let's proceed. Since wala naman nagtatanong, baka maubusan na kayo ng data. Okay, so may example dito. Sales and repairs occur evenly throughout the year. So, same case pa rin ito. Pero may sinabi lang siya na meron daw, yun daw sales and repairs ay nangyari evenly throughout the year. So, ano ba ibig sabihin ng occur evenly throughout the year? Ano lang ito guys na ang basic lang na ang simple explanation dito is kumbaga, di ba, yung, ano ito eh, buong taon. Kasi di ba, in reality, yung sales, di naman yan ano eh. Di naman yan, for example, may sales ka na 365,000. Hindi naman yan ano eh. Hindi naman yan everyday may sales ka na 1,000. Parang in everyday, hindi naman yan simple as 365,000 divided by 365 days, meron kang sales na 1,000 per day. Hindi ganun yung ano, hindi ganun yung nangyayari sa reality. Yung reality, minsan, malaki yung benta mo,
minsan konti. Pero syempre, ang usapan dito, taon. Kaya ang ginagawa natin, ano siya, ang ginagawa natin, kinukuha natin total for the whole year. Pero ito, may assumption dito, sales and repairs occur evenly throughout the year. So, pag ganun situation, ayan, if, as you see sa book, tsaka dito sa slide, ang ginagawa is, kung ano yung benta, times 1/2, times 8%. Ayan, so ano, so, wala akong makita, even kami, no, wala akong makita ang logic, bakit times 1/2? Ang naiisip na lang namin dyan is, kasi di ba, we have beginning tsaka ending. So, parang lumalabas, dalawa lang yung, ano mo, dalawa lang yung, sa isang taon, may dalawa ka lang na amounts. You have the beginning tsaka the end. Yan. So, parang yun ang ginagawa naming basis dyan na kapag nag-mention ng occur evenly throughout the year, automatic times 1/2 yun. Ano, so, ganun yung naging ano namin dyan. Logic. Guys, I need the feedback. Do you follow? Yes, sir. Yes, sir. Ayun na. So, ganun ang gagawin natin. Okay, nakalagay dito, throughout the year 2020. Okay? Kaya kung titingnan natin, itong 8%, anong year to? Di ba sa first year to? I mean, di ba sa second year to? Ayan. Recall natin. Ito. First year quarantine, 3%. Second year quarantine, 8%. So ngayon, pagdating dito, ayan. Nangyari yung repairs and sales na evenly down throughout the year ay 2020. So ibig sabihin, this computation is only for 2020. Okay? Kaya ang ginawa natin, dun sa 2.5 million na sales ng 2019 times 1/2 times 8%. Ang ginamit nating warranty rate ay yung 8%, which is for second year. And then for 2020, ito yung sales niya times 1/2. Ang ginamit natin naman na percentage ay 3% kasi unang taon pa lang ito ng 2020 sales. Kaya 3%. Follow guys? Bakit po yung 8% sir ang ginamit? Alin? Saan? Dito sa 2019? Apo. Itong 2019, ito ay previous year pa ito ng 2020. Kung previous year siya ng 2020, according sa problem natin, ang gagamitin na natin dito na percentage is yung second year warranty rate. Which is, itong data na to, itong 2.5 na to is itong 8% na ngayong 2020, 8% na ang estimated natin na warranty repairs. Kaya 8% ang ginamit natin dito. Okay po sir, thank you po. Ganun na. Kasi itong mga to nangyari to ng 2020. Syempre, you have to account for the warranty for the previous year. Pero this time, 8% na. Ngayon, pagdating naman dito sa 2020, ayan, since unang taon pa lang ito ng 2020, kaya yung 3% ang ginamit natin. Okay? Okay po, sir. And then, ito. Pagdating naman dito, sinama na rin yan. Sinama na rin niya yung 4,750, pero wala nang 1/2. Ayan na. So, sa mga ganitong sitwasyon, ano yan, what you see is what we get. What we see is what we get. Ano? What we get is what we follow. Ano? So, ganito yung ano niya dito, solution niya dito. Hindi na siya dito nag-multiply ng 1/2. Kasi itong 8% na to, para pa ito sa 2021. Pero sinama na natin dito. Alright, so to settle it, ay di ganun lang. Bali, ang kinukuha natin dito is yung warranty pa rin. Ano? Yung estimated warranty or estimated liability. Which is, ang setup mo dyan is, yun pa rin, warranty expense and then warranty liability or liability for warranty. So yan, add mo lang. Add nyo lang. We have 551,250. Okay. Let's proceed. Ayan. So, these are just notes na lang. Kung babalikan natin. Ito.
natin kanina, di ba? Then sa kinumpute natin, 560,000 talaga yung liability for warranty as of December 31, 2020. Pero based on analysis, ito, actual na nangyari to. O kaya, ulit ba? Itong 560, these are combination of an actual repairs tsaka estimated. Yan, ito yung ina-expect mong liability pa at the end of 2020. Pero ngayon, actual na nangyari, 2020, 551,250 lang ang warranty liability. So, tinan nyo yung difference, no? Bale, that is 560 tsaka 551,250. May difference na 8,750. So, ang concern natin dito, anong gagawin sa 8,750? E di, eto, second bullet, it can be considered significant or insignificant depending on the management. Sabihin, sasabihin naman sa'yo ng problem kung ano ba ang treatment ng management dun sa difference if it is significant or insignificant. Kapag insignificant siya, edi wala. Dead ba? Tapos na. Wala ka ng problema. Pero kung significant siya, edi may gagawin tayo. No? Ayan. Next tayo. Ayan. Assuming the difference is significant. So kung significant siya, ito yung gagawin natin. Tingnan niyo yung entry. Debit liability, credit expense. Ano ang epekto ng entry na to dun sa unang entry natin kanina? Anyone? Okay. Wala. So, as you see guys, ano? Ayan, sino yung salita? Okay. Tama naman na. So, itong entry na to is dinebit mo yung liability, kinredit mo yung expense. So, itong entry na to, it reduce our entry earlier. So, ibig sabihin, dahil na significant yung difference, kaya ang gagawin niya is ibabawas nila, i-adjust nila. I-adjust yung entries kanina. So, binawasan yung 8,750 para ang maging estimate, para ang maging expected liability for warranty ay magiging 551,250. Follow guys? Okay. Ganun na. So pag insignificant, tapos na yung problema mo. Pero pag significant siya, may entry ka pa. Re-reverse mo lang yung ano, yung accrual. Okay, notes na lang ito. If the pattern of repairs cannot be established and the obligation for warranty cannot be reasonably estimated, warranty costs are recorded as expense when repairs are actually made. Thus, no accrual of obligation is recorded at year end. So, ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, diba sa problem natin kanina, yan, mayroong tayong 3% saka 8%. Itong mga percentage na to, ano lang to? These are based on experience. These are just estimations. Kasi di ba, hindi pa naman talaga natin malalaman kung magkano yung magiging expenses for warranty. Kaya ang ginagawa ng mga business, ng mga enterprises, kung ano yung past experiences. So ngayon, ang sabi dito sa note natin, kung wala daw ganun, kung wala daw, kung hindi daw ma-identify yung mga percentage, ibig sabihin, may past experience pero hindi sila convinced doon. Or kung walang past experience, edi ang gagawin is ano lang. Kung ano yung actual na expenses, tsaka ka lang magre-record. Ibig sabihin, walang estimation na magaganap. Walang accrual na magaganap. Ngayon, kung walang accrual na magaganap at walang estimation at ang recording mo ay upon ano lang, upon occurrence of the expenses, edi wala pa ng adjustment at year end. Do you follow? Opo, sir. Okay, so I assume nakapollow. Ayan, bale, tapos na yung problem natin dun sa unang type of warranty. So for this one,
Ito naman yung warranty na nagpo-provide ng service other than agreed upon specifications. So ano lang tanong, opposite lang tanong kanina. Pero to tell you in advance, mas ano to, mas simple, mas madali ito. Para ka lang nag-aano dito, para ka lang nagre-recording sa basic accounting. Ganun lang ang gagawin mo dito. Wala ka nang gagawin estimation, recording ng actual, i-compare mo, tapos may significant, insignificant, wala nang ganun dito. Ano? As I said, para ka lang dito nag-recording sa basic accounting. Okay. Tingnan natin. So dito, kung ano lang yung sinabi, gagawin mo lang. So dito, computer pack. Eto. So yung company, nag-o-offer siya ng warranty contract costing $750. Ayan. So ito ha, yung kwento natin dito. Yung kwento natin dito, bukod yung warranty, binibenta. Ngayon, bibili nila, bibili ng customer for ₱750. Okay. So yung main product is computer package. It costs $28,000 including the warranty contract, $750. So yung mga customer, if they don't want to avail the warranty contract, eh di bibili nila yon. Ibabawas lang nila yung $750. So that would be $27,250. Okay? Ayan, so it is mentioned here na ayan, so parang ano to kanina na. So of the total pesos spent for repairs, 40% is incurred evenly during the first year and then 60% evenly during the second year. So this is quite different from the previous example na. Kasi yung kanina, nangyari yung evenly, walang percentage, basta nangyari siya lahat nung second year. Pero dito, merong evenly incurrence ng 40% sa unang taon, 60 naman sa pangalawang taon. Okay. So, okay, nakabenta ng 1,000 packages for the computer units and for the warranty contracts. Cost of servicing the units during 2020 amounted to 80,000. Okay? Ah, sige. Ano lang yan na? Mga data lang yan. So, ito lang. Ito lang gagawin mo. Record mo yung sales. Ang sales natin dito, as mentioned in the problem, is for the computer package and for the warranty contracts. Kaya ang entry mo is ito. So, you debit cash or accounts receivable. Kasi hindi naman minention kung cash sales mo yan or credit sales. Kaya you choose either cash or accounts receivable. The best entry is ganito, cash/AR. 28,000. So bakit 28,000? 1,000 yung packages. I'm sorry pala, 28 million pala. 28,000 per package, 1,000 yung nabenta package, 28 million. Ayan, so tingnan natin dito ha, ito yung i-credit natin. 27,250 sa sales, tapos unearned revenue, 750,000. If you can recall, yung binanggit ko kanina, yung related syempre sa ano, yung related sa computer package, yun yung sales mo talaga, kasi yun yung computer units eh. Pero yung dun sa warranty contract, ayan, liability pa siya, unearned revenue. Kasi, though nabenta mo na siya, wala pa naman talagang ano, nangyayaring, ano, di ba? Wala pa talagang nangyayaring service na nabibigay dun sa computer package. Kaya, as you see here, liability muna. Okay, next, we record the cost incurred. Ayan, so 80,000. And cost of servicing the units, 80,000. So lumalabas dito, itong 80,000, ito naman na yung ano, ito na yung actual na na-render na service doon sa warranty. Ibig sabihin, out of 750, no, merong 80 na actual. So ayan. And then, revenue for the period, ito lang, so you debit and earned revenue, and then you credit revenue. So, kung paano mo ito sinold, yung 750, di ba ito yun? Yung liability mo. And then, since nabanggit na
incurred evenly during the year by 40%. Ayan, meron ka ditong 40%. Tapos one half. Do you follow, guys? Yes, po. Ano? So, as I mentioned, kanina, no, kung anong sinabi ng problem, ganun lang gagawin mo. So, para ka lang dito nagre-record ng ano, basic accounting. Ayan, so, itong sales na to, guys, revenue na yan, ha? Earned sir, revenue. Choppy po. Ay, choppy, choppy. Hello? Okay na ba? Okay na po, sir. Ayan, so, ulitin okay ko lang, po. Ulitin ko lang, ano, bakit ito yung solution natin dito. Dun sa unang entry natin sa sales o package and warranty contract, ang liability mo dyan is ito. Na kapag nakapag-render ng service, magiging revenue yan. Tapos, eto nga, ang sabi, incurred evenly during the first year, 40%. Kaya ang ginawa natin, 750,000 times one half times 40%, 150. Okay? So, proceed tayo. Okay. During 2021, additional 1-2 packages of computer units and warranty contracts were sold and that repairs were made evenly during the year. Then, pangalawang bullet, cost of servicing the units during 2021 amounted to 220,000. Then we proceed to the entry. Ayan. So, ganun pa rin. Parang kanina lang ta. Ganun pa rin yung entry natin. Kung ano yung amounts, lagay lang natin. Ano ma'am? Zoom. Lunch po. Ah, sige po. Ah, sige ma'am. Thank you. Sorry. Sorry for the interruption. Okay. So, ganun pa rin naman guys. Ano? Kung ano yung entry kanina, ulit lang yan. Para nakuha itong 900,000, bali that is 750 times, asa na yun? 750 times 1-2. Ayan. 750 times 1-2, that is 900,000. And then yung sales, that is the balance. 27,250 times 1-2. Okay. How about the cost incurred? Ay, di kung ano lang yung actual. Ayan, 220. 220 dito. So, revenue for the period. Ayan. So, 555,000. So, parang kanina lang, ano? Ito yan, no? Revenue for the period. So, nasaan yung computation niya? Punta tayo dito sa last slide. So, ito yung computation niya. Tingnan natin. Okay. Tingnan natin to, ha? So, relating to 2020 service contract. So, 75,000 times 1 half times 40. Tapos, plus 750,000 times 1 half times 60. So, 375,000. Titingnan nyo guys, parang ano lang ito, no? Tingnan natin ito. And kanina, 750,000 times 1 half times 40. So, yan yung revenue for the period. So, ito na siya. Tapos, dito, dinagdag niya yung 60%. This is for 2021 na. Kaya meron din 370 ano dito 60%. Tapos pagdating naman dito sa 900,000, 'yan yung sales ngayong 2021. Ayan, 900 times 1 half times 40%, 180,000. And then inad lang din niya. Question, guys? Wala po, sir. So, ganun lang. We just follow kung ano yung nakikita natin sa book. Ano? 750 times 1 half times 60. Walang tanong, guys? Okay. So, kung walang tanong, so, I will take it na okay, tapos na to. Tapos na tong ano natin, itong slide dito. So, as compared to the topic kanina, yung bonus,
dito, ano lang to, medyo procedural siya na you just follow kung ano yung, as in same, yung mga problems related dito sa warranties. Almost ano siya, almost the same din. Kaya kung paano mo itong ginawa dito, ganun mo lang din siya gagawin sa mga problems, especially dun sa quiz natin. Kaya dito, hindi na natin, wala na akong pinrovide na problem, katulad ng sa bonus. Enough na tapat na yung nandito para kaya nyo nang sagutan yung, ano, yung sa quiz natin. Okay. Kung wala na, proceed na ako sa last na, ano, sa last na topic natin, yung premiums, provision for premiums.